Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama sa langit na sa amin ay nagmamahal. Salamat sa biyaya na nagligtas sa amin, una mula sa maraming mga tao sa mundo sa katapusan ng panahon. At hiniwalay niyo po kami mula sa makasalanang sanlibutan upang maging banal at pinamumunuan kami na mabuhay sa church kung nasaan ang Panginoon at kumikilos ang Panginoon. At upang mag-aral ng salita, sumunod at magkaroon ng fellowship. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na mga tinubos ng iyong mahalagang dugo upang magtipo ng sama-sama sa iyong harapan, Panginoon, at magpuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, mag-aral ng iyong mga salita, at magkaroon ng fellowship sa oras na ito. Naniniwala po kami na ang Panginoon ang nasa aming kalagitnaan sa oras na ito. Kaya tingnan mo po ang bawat isa sa amin. Hawakan mo po kami ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay, Panginoong Diyos, at bigyan ng bawat isa sa amin ng sapat na biyaya ayon sa aming mga kinakailangan. Ang church sa aming bansa at ang mga maraming churches sa buong mundo, at ang lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa may hirap na sitwasyon, pakiusap samahan mo po sila sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon, sa salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang hindi sila sumuko sa anumang pagdurusa at paghihirap at upang maisakatuparan ang iyong dakilang gawain, Panginoong Diyos, na nag-aakay ng maraming mga nawawalang kaluluwa sa iyong harapan, Panginoon, upang maligtas sa pamamagitan ng matapang na pagpapatutuo sa Ebanghelyo. Labis pa po kaming mahihina sa iyong harapan, Panginoong Diyos, kaya paminsan-minsan, lumalakad po kami ayon sa pagnanasa ng laman. Kaya Panginoon, pakiusap, pangunahan mo po kami upang makalakad bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng paghawak sa amin, sa pamamagitan ng iyong salita at makapangyarihang mga kamay. Pakiusap, pagalingin niyo rin po agad ang mga may sakit upang makapaglingkod sila sa iyo, Panginoong Diyos, at mabuhay sila para sa Ebanghelyo sa nananabi nilang buhay. Pakiusap, bigyan mo po kami ng iyong habag upang walang sino man ang mahulog sa iyong biyaya, Panginoong Diyos. At sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng dapat naming gawin, sa oras na ito, ipaalam mo po sa amin ang iyong salita, Panginoon, na nais mo pong ihayag sa amin at ang iyong banal na kalooban, Panginoon. Huwag nawa naming makalimutan ang iyong salita, Panginoong Diyos, pagkatapos namin itong mapakinggan. Magalak at maluwalhati ka nawa namin sa pamamagitan ng pag-iingat ng iyong salita sa aming puso at buhay. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Efeso chapter 6. Efeso chapter 6 mula verse 1 hanggang verse 4. Efeso chapter 6 simula verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Kababalik ko lang po mula sa Spring Retreat sa Japan nitong nakaraang linggo. Ang Japan ay isang islang bansa sa dulong silangan. Ang populasyon nito ay halos 125 million, kaya isa itong napakalaking bansa
halos dalawat kalahati ng Korea. Ngunit ang ebanghelyo ay nakapasok dito nang medyo huli na at napakahirap mag-evangelize sa bansang Japan. Sa ngayon, maraming mga brothers at mga ministers ang nagpapagal at labis na nahihirapan upang mag-evangelize sa Japan. Ang resulta nito, may 13 churches na sa Japan, 7 Korean missionaries, at 6 na local ministers. Lahat-lahat ay 13 ministers ang masipag na nag-i-evangelize. Halos 450 na katao ang nagtipon ngayong spring retreat at maraming mga baguhan. Naniniwala po ako na maraming mga tao ang naligtas. Narinig ko ng maraming beses ang mga patutuo ng kagalakan pagkatapos ng kanilang kaligtasan. Ang ebanghelyo ay nagsimula sa Jerusalem, unang napunta sa kanluran sa Europa, at ang ebanghelyo ay aktibong ipinangaral doon at ngayon, huli itong dumating dito sa Korea. Ang Korea ang pinakasilangang dako ng lupa at ang Japan naman ang pinakasilangang dako bilang isang isla. Kaya nga, huli nang naipangaral ang ebanghelyo at ipinapangaral ito sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Maraming mga churches ang naitatatag sa Korea dahil ang mga Korean churches ay aktibong nangangaral ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay ipinangaral sa Japan sa mahirap na sitwasyon at ngayon ang mga ligtas na brothers at sisters ay may isang isipan at sumusunod sa salita ng Diyos at masipag na nag-i-evangelize na may sigasig na mangaral ng ebanghelyo. Sa tingin ko, magkakaroon ng gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa ng Diyos dahil Japan ang pinakahuling lugar kung saan ipinapangaral ang ebanghelyo. Kaya sa spring retreat na ito, sinabi ng mga pastor na nangangaral ng salita sa Japan na mag-i-evangelize daw sila ng mas aktibo na may bagong isipan. At may ilang mga elders at deacons na sumama at kanilang sinabi, dapat nating suportahan ng mas aktibo ang evangelism sa Japan. Japan ang pinakamalapit na bansa at may pambansang problema ito sa Korea sa nakaraang panahon. Subalit ngayon, ang problema ay unti-unti naman nang nare-resolve. Kaya inaasahan natin na mas malaya tayong makakapag-evangelize doon. Kaya ng evangelism sa Japan ay isang malaking responsibilidad ng Korean Church. Hindi lamang ang Japan ang pinakamalapit na bansa sa atin, kundi ito rin po ay bansang may malaking populasyon. At ang pagkalat ng ebanghelyo ay mabagal at mahirap. Ngunit kung mas mananalangin tayo at mag-i-evangelize, magkakaroon ng gawain na maraming mga tao ang maliligtas. Kaya nga itinuturing namin ang evangelism sa Japan na huling pagkalat ng ebanghelyo. Kasi sa tingin ko, kailangan natin ng mas maraming panalangin at kooperasyon para po sa evangelism sa Japan. Ang ating mga missionaries at local ministers na nag-i-evangelize sa Japan ay nagsisikap talaga para sa evangelism. Kaya pakiusap, manalangin po tayo para sa evangelism sa Japan. At gaya po ng alam nyo, Mayo ang buwan ng pamilya. Kaya inaasahan ko na magatid ng sermon at ang sermon na para sa buhay pamilya ng Kristiyano. Kaya ngayon po, nais kong magbigay ng sermon na may pamagat na mga Kristiyanong magulang at mga anak. At mula rin po bukas, magkakaroon po tayo ng Grand Bible Seminar.
Kaya kailangan nating magpasya sa ating mga puso para sa Ebanghelyo. At kailangan din nating manalangin, magkaisa, at magpagal para sa gawain ng Diyos upang maraming mga kaluluwa ang magkaroon ng kaligtasan sa panahong ito. Kaya pag-uusapan po na natin, muna natin una ang mga Kristiyanong magulang at ang mga anak. At pagkatapos ay magbibigay ako ng ilang mga salita para sa paghahanda sa ating paparating na Grand Bible Seminar. Sa mga talata mula dito po sa Efeso, nagpadala ng sulat si Apostol Pablo sa Iglesia ng Efeso at sinabi niya dito, mga anak at mga ama. Ang relasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay labis pong napakahalagang isyo sa buhay pamilya ng mga Kristiyano. Bago tayo naligtas, bago tayo maligtas, lumakad tayo noon sa kasalanan. Malayo tayo sa Diyos, gaya ng mga karaniwang tao sa sanlibutang ito. At sabi sa Efeso chapter 2, sa verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo noo'y katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Pero naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nahabag sa atin. At tayo'y bumalik sa Diyos. At ngayon, bilang mga ligtas na Kristiyano, dapat po tayong mabuhay sa pamilya, sa church at sa lipunan na karapat-dapat ng mga anak ng Diyos na hindi gaya ng mga diligtas na tao. Sabi po sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Ang mga taong diligtas ay naligaw at lumihis sa kanyang sariling daan, gaya ng mga tupa na walang pastol. Ang mga taong lumalayo sa Diyos, sila ay nabubuhay ayon sa kanilang sariling daan. At ang resulta, ang relasyon ng tao ay nasisira rin. Ang relasyon sa pagitan ng mga magulang at ng mga anak sa mga tao ay nasira. At tunay na nabubuhay sila ng buhay na makasarili ayon sa kanilang sariling isipan. At mula sa ganyang sitwasyon, nakabalik po tayo sa Diyos. Tinubos tayo mula sa mga kasalanan. Kaya ngayon, kailangan nating sumunod sa salita ng Diyos. Ang buhay Kristiyano ay nagsisimula sa pamilya. Kaya nga, ang buhay pamilya ay dapat na maging karapat-dapat sa salita ng Diyos ayon sa turo ng Biblia. Tayo ay mga Kristiyano na binibihisan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, iniibig natin ang Diyos at sumusunod tayo sa Diyos. Kaya dapat nating sundin ang salita ng Diyos pa isa-isa. At alam natin may 10 utos sa mga salita ng Diyos. Sa Exodus chapter 20, ang mga bilang ng mga utos ukol sa Diyos ay 4. At ang bilang naman ng mga utos patungkol naman sa tao ay 6. Hindi natin nakikita ang Diyos. At hindi rin natin nalalaman at malalaman kung ang tao ba ay talagang naglilingkod sa Diyos o hindi. Dahil hindi natin ito makikita. Ang resulta ng paglilingkod sa Diyos ay makikita sa ating mga buhay. Kaya mula po sa 10 utos ng Diyos, ang unang utos sa mga utos para sa mga tao ay igalang mo ang iyong ama at ina. At mula sa 6 na utos ay huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya,
Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag kang mag-iimbot. Ilan sa mga ito, ang utos tungkol sa gawin ay iisa lamang. Ang nalalabi ay mga utos na huwag gawin. Huwag kayong magkakasala. Huwag kayong gagawa ng mga masasamang bagay. At isa lang ang gawin ito. Ang gawin ito ay tungkol sa ganap na tungkulin at mabubuting mga bagay. Hindi tayo dapat gumawa ng masasamang mga bagay. At dapat na gawin naman natin ang mabubuting mga bagay. Kaya ang unang utos para sa mga tao ay igalang mo ang iyong ama at ina. At dito sa Efeso 6 verse 1, sabi, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay matuwid. May ilang mga bata na ulila na sa mga magulang at may ilan na kasama pa ang kanilang mga magulang. Ayon sa utos, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Kaya dapat na sumusunod sa mga magulang ang mga Kristiyano. Kaya kailangan nating simulan ang ating buhay ng pananampalataya mula po sa isyong ito. Natural lang sa mga Kristiyano ang paglingkuran ang kanilang mga magulang sa laman gaya ng Diyos Ama na ating Ama. Ngunit ibig sabihin ng sundin ninyo, sabi sa Panginoon, ito ay may limitasyon, ang kondisyon sa Panginoon. Ibig sabihin na iyon ay gagawin sa pahintulot ng Panginoon. Kaya sumusunod tayo sa mga magulang, ngunit hindi natin ito gagawin kung malayo ito sa salita ng Diyos. Halimbawa, sinabi ng ilang mga magulang na huwag kang maniniwala sa Diyos, o di kaya huwag kang magpunta sa church. Kapag ganito, hindi ito kalooban ng Diyos. Kaya nga hindi natin susundin ang salita ng ating mga magulang na gaya nito. Ito kasi ay taliwas sa salita ng Diyos. Kaya sa Matthew 10:37, ang sabi ang umiibig sa ama o sa ina, nang higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Kahit na ang pag-ibig ng mga magulang ay dakilang, ang pag-ibig ng Diyos ay higit na mas dakila. At hindi sila maikukumpara. Ang biyaya ng mga magulang na nagsilang sa atin sa laman at nagpalaki sa atin ay dakila. Ngunit ang biyaya ng Diyos na nagsugo sa kanyang tanging anak sa sanlibutang ito upang iligtas ang ating mga kaluluwa at namatay ang kanyang anak sa krus upang tubusin ang lahat nating mga kasalanan, upang tayo ay maligtas na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at makakapunta na tayo sa kaharian ng Diyos. Ito ay nang magbigay sa atin ng walang hanggang pag-asa. Hindi po ito maikukumpara sa anumang bagay. Kaya dapat nating sundin ang ating mga magulang. Ngunit hindi maaaring sundin kung wala ito sa salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit minamahal natin ang ating mga magulang ay dahil mahal natin ang Diyos. Sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Kaya sumusunod tayo sa ating mga magulang. Bakit po? Ito ang utos ng Panginoon. Ang mga taong hindi alam ang pag-ibig ng Diyos, sila hindi talaga makakasunod sa salita ng Diyos o masusunod ang anumang utos ng Diyos. Kaya ang mga Kristiyano, ang mga taong ligtas, ay dapat na sumusunod sa utos ng Diyos na igalang mo ang iyong ama at ina. At sundin mo ang iyong mga magulang sa laman, gaya ng pagsamba sa Diyos, ang ama ng Espiritu ayon sa utos ng Diyos. Kasi Kawikan 23 verse 22, dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y matanda na. Maraming mga salitang ganito sa Biblia. Halimbawa sa Kawikaan 23:25, hayaan ang iyong ama at ina ay sumaya at siyang nagsilang sa iyo ay lumigaya. Ang mga magulang ang nagsilang sa mga anak at sila ang nagpapalaki sa kanila. Ang mga walang anak at hindi nakaranas magpalaki ng anak ay hindi maunawaan kung gaano kahirap itong gawin.
ang mga magulang ang nagsilang sa mga anak at silang nag-aalaga sa kanila sa lahat ng mga kondisyon. Kapag may sakit ang anak, ang mga magulang ang nag-iingat sa kanya kahit wala silang tulog. Ang sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak ay napakahalaga at napakaganda. Hindi ito maikukumpara sa anumang bagay sa mundo, ngunit ang mga anak ay hindi lubusang nauunawaan ang biyaya galing sa kanilang mga magulang. Kapag nagsilang na sila ng mga anak at nagpalaki, unti-unti nilang mauunawaan ang bagay na ito. Pero sabi po dito, hayaan ang iyong ama at ina ay sumaya at siyang nagsilang sa iyo ay lumigaya. Kaya natural lang na pasayahin natin ang ating mga magulang. Natural lamang na sundin natin at igalang ang ating mga magulang. At ngayon, ayon po dito sa talata sa Efeso, sabi dito sa verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Ang paggalang sa mga magulang ay may pangako mula sa Diyos. Anong pangako? Ito ang unang utos na may pangako, sabi po. Ang unang utos ay isa sa pinakamahalagang utos na ibinigay sa tao. Gaya ng ipinangako, sabi dito sa verse 3, upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Kaya ang mga gumagalang sa kanilang mga magulang ay magiging masakana at mabubuhay sila ng matagal dito sa mundo. Kaya kailangan ninyong maging malusog upang mabuhay ng matagal. At isang dakilang pagpapala ang maging maayos sa pisikal at magkaroon ng mahaba at malusog na buhay. Ngunit ito ay utos na ipinapangako ng Diyos na magbibigay ng gayong mga pagpapala sa mga gagalang sa kanilang mga magulang. Ang pagpapala ng Diyos, siyempre po, ipinangako ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod sa salita ng Diyos. Lalo na sa mga gumagalang at sumusunod sa kanilang mga magulang, ipinangako po ang pagpapalang gaya nito. Sa Exodus 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Isa sa mga 10 utos sa Exodus 20 ay ipinaliwanag ng ganito. Sabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay umaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin ng upang ang iyong mga araw ay humaba? Ibig sabihin ay upang mabuhay ng matagal. Gayon ipinangako ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga, dahil ang mga pagpapala ng Diyos ay ipinangako sa mga gumagalang sa kanilang mga magulang, naniniwala po ako na ang mga maayos na gumagalang sa kanilang mga magulang ay tiyak na tatanggap ng pagpapala ng Diyos. Kapag nakikita ko po ang mga taong maayos na gumagalang sa kanilang mga magulang, labis ko po silang nirerespeto. Sila'y maidituring na mga dakilang tao. Kapag nakikita ko po ang mga taong tinatrato ang kanilang mga magulang na napaka-espesyal, nirerespeto sila, sinusunod sila, at naglilingkod sa kanila, mabubuting mga tao po talaga sila. Karispe-respeto. Ang mga taong mabuti sa kanilang mga magulang ay hindi maasahang gumawa ng masamang bagay sa ibang tao. Ang taong may asawa ay parehong naglilingkod sa kanyang mga magulang at mga magulang ng kanyang asawa. Kapag nakikita ko ang mga taong naglilingkod sa kanilang biyanang lalaki at babae, gaya sa kanilang sariling mga magulang, sa tingin ko, mabubuting tao sila. Bakit po? Mga tao sila na sumusunod sa utos ng Diyos. Kapag nauobserbahan ko ang gayong mga tao, sa mga Kristiyano, silang mga gumagalang sa kanilang mga magulang, tiyak natatanggap sila ng pagpapala ng Diyos. Pinagpapala po sila ng Diyos. May talata sa Biblia? Kapag ginawa mo ito, halimbawa po, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Makikita ang gayong mga salita sa Biblia sa maraming paraan
At kapag ginagalang mo ang iyong ama at ina, kung gayon ang gawa mo sa lupa, sabi upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Kapag ginawa mo, pinangako na mabubuhay ka ng matagal. Kaya nga, iyon ay isang espesyal na pagpapala mula sa Diyos. Kaya upang matanggap ang mga pagpapala, dapat nasundin muna ang mga utos ng Diyos. Ano ang mga pagpapala sa mga Kristiyano? Hindi tayo dapat tumanggap ng mga pagpapala sa pamamagitan ng sarili lamang nating mga pamamaraan. Una sa lahat, dapat tayong sumunod sa salita ng Diyos at hilingin na tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Kung hindi tayo pagpapalain ng Diyos at sinusubukan nating mabuhay ng maayos sa pamamagitan ng sarili nating mga paraan, parang magiging maayos sa una ang lahat. Ngunit kapag sinabi ng Diyos hindi, lahat ay masisira. Mabuhay man ang mga tao sa mundo sa pamamagitan ng kanilang sariling paraan o hindi, papahintulutan sila ng Diyos hanggang sa takdang panahon. Ang masama minsan ay sumasagana at nabubuhay ng matagal, at ang masama ay nabubuhay ng may maraming kayamanan. Bakit po ganoon? Sabi sa Job, ang kanilang mga araw sa kaginhawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Maging sa Job 21:7, sabi, bakit nabubuhay ng masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Ang kanilang mga anak ay hindi mabilang na gaya ng mga tupa, at ang kanilang kayamanan ay nadaragdagan at ipinapasa nila ito sa kanilang mga anak. Subalit ibig sabihin ay maunlad mong mapagtatagumpayan ng isang araw, ngunit ang problema ay mahuhulog sa impyerno sa nakakaalarmang pagkakataon. Sa mga tuwid, sila mga hindi ligtas ay hinahayaan lamang ng Diyos. Hindi dahil sa hindi ito alam ng Diyos. May ganitong talata sa Ecclesiastes 8:11. Sabi, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa, kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan. Hindi dahil sa hindi ito alam ng Diyos at hinahayaan lamang ito. Kung titignan niyo sa Job 11:11, sapagkat nakikilala niya ang mga taong walang kabuluhan, kapag nakakita siya ng kasamaan, hindi ba niya ito isasaalang-alang? Kaya bagaman nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, nagtitiis siya ng mahabang panahon at binibigyan ng tao ng pagkakataon upang maligtas. Gayunpaman, siya na tumatanggi sa biyaya ng Diyos hanggang sa huli ay mapupunta sa impyerno. Kaya ang mga taong walang Diyos ay nagmagtatagumpay sa sanlibutan. Ang tawag sa kanila ay parang mga baboy na inihahanda para sa katayan. Ang mga baboy na pinapalaki sa katayan ay pinapakaing mabuti. Bakit? Upang maging matamang at mayanda sa handaan. Kaya walang dapat kainggitan kapag ganito. Kung susunod tayo sa salita ng Diyos, hindi ba tayo tutulungan ng Diyos na naligtas sa atin sa buong buhay? Tutulungan niya po tayo sa Matthew 6:31-32. Sabi, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming susuot. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin ay alam ng Diyos ang lahat at tutulungan niya tayo. Hindi ko sinasabi na wala kang gagawin. Ngunit, ang pagpapala ng Diyos ay kusang ibibigay sa atin hanggat sumusunod ka sa salita ng Diyos. Sa maraming mga salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos na ang mga pagpapala ng Diyos ay ipinanako sa mga susunod sa kanilang mga magulang ay mabisa pa rin hanggang ngayon. Ang salita ng Diyos ang hanggang sa huli, mananatili. Ang Diyos ang siyang palaging tumutupad sa kanyang salita. At silang mga sumusunod ay mararamdaman ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sinunod ko ang salita ng Diyos, pagpapala, kaya pinagpala ako ng Diyos, kaya nahanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. At ang lahat ay pawang idaragdag sa inyo. May ganitong salita sa Santiago chapter 1, sabi, ngunit maging tagatupad kayo ng salita. Kaya ang sumusunod, tagatupad siya ay pagpapalain sa kanyang mga ginagawa.
Ngayon, ang sumunod sa mga magulang ay isang bagay na napakahalaga. Gayunpaman, maraming tao ang nagagalit sa kanilang mga magulang kaya nahihirapan sila. Kung babalikan natin ang mga Israelita, naging alipin sa Ehipto sa loob ng 400 years. Dinala palabas sa pamamagitan ng himala at kapangyarihan ng Diyos. Pinangintulutan sila ng Diyos na makadaan sa dagat na pula na tulad ng sa tuyong lupa at minipol ang lahat ng mga sundalong Ehipsyo na sumunod sa kanila sa dagat na pula. Ginabayan sila ng Diyos sa ilang sa pamamagitan ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, pinakain sila ng mana at pinainom sila ng tubig mula sa bato nang wala silang mainom na tubig. Bagaman nakita na nila ang lahat ng mga bagay na ito, nagreklamo pa rin sila sa Diyos at sinubukang patayin si Moises. At sinabing, bumalik na tayo sa Ehipto. Paano po naging ganito? Ang ating katawan na hindi pa nababago ay katulad nito hanggang ngayon. Bagaman nakamit na natin ang dakilang kaligtasan mula sa Diyos, sinusubukan nating mabuhay ayon sa sarili nating pagnanasa sa halip na sumunod sa salita ng Diyos. At minsan ay nagre-rebelde tayo laban sa Diyos, bagaman nakatanggap tayo ng napakaraming biyaya. At ganun din sa ating mga magulang, madalas pa rin tayong nagre-rebelde laban po sa kanila. Kung pinalaki ng mga magulang ang kanilang mga anak ayon sa nais nila, ang biyaya ng mga magulang ay hindi na makikita. At inihintay na lamang nilang mamatay ang kanilang mga magulang na sasabihin ng kanilang mga magulang ang papigat lamang sa kanila. Sa paningin ng Diyos, ito ay hindi dapat, hindi karapat-dapat, hindi matapat. Ang mga taong ito ay hindi dapat pumasa ng pagpapala mula sa Diyos. Pasensya na po dahil sa kulang ng oras kasi sinasabi ko na lamang po ang mga talata sa Colossians 3:20. Sabi, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito ay nakakalugod sa Panginoon. Sinabi na nakakalugod sa Panginoon ang sumusunod sa magulang na may puso ng paggalang at pagsunod sa Diyos na ating espiritual na ama. Itinuturing na ang masigasing na pagsunod at pagpapasakop sa kanilang mga magulang sa lahat ng bagay ay kumakatawan sa relasyong itinalaga sa Diyos upang masanay ang relasyon sa pagitan ng Diyos at sa kanyang buhay. Ipinapangaral at sinusunod natin ang Diyos na nagligtas sa ating mga kaluluwa at tumutulong sa atin. At iyon ay spiritual. Ngunit isa sa pagsasanay sa buhay ay ang sundin ng mga magulang na nagsilang sa atin at nagpalaki sa atin. Ang pagsasanay sa pag-ibig ng Diyos at pagpapakita ng relasyon natin sa Diyos sa ating buhay ay itinuturing na pagsunod sa ating mga magulang. Kaya ito ay isang napakahalagang bagay. Ang pagsunod sa Diyos ay ipapakita sa pagsunod sa ating mga magulang. Kung titingnan natin sa Mateo chapter 24, sa verse 12, nagsalita ang Panginoong Jesus tungkol sa mga kasalanang magagawa sa mga huling araw at sinabi niya, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang kasamaan ay ang kasalanang lalabag sila sa kautusan ng Diyos at tatanggihan ng moral at tapat na kautusan. Kaya mapupuno ng kasalanan. Kaya dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ngayon po, sa ating relasyon sa Diyos, paano tayo maliligtas kung wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos? Sa 1 John chapter 4, verse 16, at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Alam natin at sinasampalatayanan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kinatanggap natin ang kaligtasan dahil sa pag-ibig ng Diyos. At kung wala ang pag-ibig ng Diyos, paano tayo maliligtas? Ang manampalataya kay Jesus ay ang manampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya alam natin at sinampalataya natin ang pag-ibig ng Diyos.
Sa 1 John 4:19, tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Iniibig natin ang Diyos sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Silang mga hindi nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos ang maaring umibig ng tunay sa Diyos, sila lamang na nakaunawa. Sa Matthew chapter 22, kung hahatiin natin ang 10 utos, ito ang una. Matthew 22:37, ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Walang sino man na ipinanganak sa kasalanan ang maaring umibig sa Diyos ng kanilang buong puso at buong isip. Maging sila na mga naniniwala raw sa Diyos, ay iniisip kung paano gagamitin lamang ang Diyos kaysa ibigin at sundin ang Diyos. Kaya dapat munang maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Paano? Inibig tayo ng Diyos ng kanyang buong puso, isip, buong kaluluwa. Kaysa 1 John 4:10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pandubos sa ating mga kasalanan. Hindi dahil iniibig natin ang Diyos. Tayo noon ay mga taong hindi kayang umibig sa Diyos. Una muna tayong inibig ng Diyos. Gaano kalaki? Binigay niya ang kanyang buktong na anak bilang handog pangkasalanan upang ipagkasundo tayo ng mga kaaway ng Diyos at nakilala at sinampalatayanan natin ang pag-ibig ng Diyos na ito. At silang mga naunawaan ng pag-ibig ng Diyos ang nagsasabing, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Dahil una tayong inibig ng Diyos, kaya iniibig natin siya. At dahil iniibig natin siya, tinutupad natin ang kanyang salita. Sa makatwid, silang mga hindi tunay na naunawaan ang dakila at kamanghamangang pag-ibig ng Diyos ay hindi talaga kayang tuparin ang salita ng Diyos. Totoo po ito. Hindi ba't ang mga Israelita noon ay lubusang nanampalatayan na mayroon daw silang Diyos? Ngunit hindi nila tinupad ang salita ng Diyos. Hindi nila ito tinupad. Hindi nila kayang tuparin. At ngayon, halos lahat ng mga dumadalo sa church ay nananampalataya na may Diyos. Ito din dahil ang mga tao ay may puso na makilala ang Diyos. Kaya kung tuturuan mo sila tungkol sa Diyos, kikilalanin nila ang Diyos. Kung titignan ng mga surveys sa Amerika, karamihan sa mga Amerikano ay naniniwalang mayroong Diyos. At naramdaman ko noon sa Amerika na talagang maraming mga Kristiyano. Sa kanila, mayroong maraming mga tunay na Kristiyano rin. Gayunpaman, maraming mga tao ang nananampalataya sa Diyos ngunit kaunti ang sumusunod sa salita ng Diyos. Ito ay dahil hindi sila tunay na naligtas. Sapagkat hindi na naunawaan pa ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon dahil naunawaan na natin ang pag-ibig ng Diyos, sinusunod natin ang salita ng Diyos sapagkat iniibig natin ang Diyos. Dahil iniibig natin ang Diyos, maaari nating ibigin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Ang mga magulang natin ay ating kapwa rin. Lahat maliban sa akin ay ang aking kapwa. Magulang ko, kapatid na lalaki, kapatid na babae, silang mga nakamit ang kaligtasan at silang hindi. Lahat ng nasa paligid ko ay aking kapwa. May mga kapwang ligtas, may mga kapwang hindi paligtas. Sapagkat marami ang kasamaan at dahil hindi nila naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, sila ay higit na pinupuno ng kasalanan. Ngayon, silang mga malayo sa Diyos, dahil noon na ang mundo ay puno ng kasalanan bago ang baha. Gaya rin ng panahon ng Sodoma at Gomora na puno ng kasalanan bago mawasak. Kaya dahil sa paglaganap ng kasamaan, sabi ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya ano ang mangyayari kapag ang pag-ibig ay lumamig? Ang pag-ibig ay ang pag-aaruga sa isa't isa. At ang pag-ibig ay sakripisyo para sa isa't isa. At paglingkuran ng bawat isa, gumagawa para sa isa't isa. Ganyan po ang pag-ibig, tama po? Hindi hinahanap ng pag-ibig ang pakinabang para sa kanyang sarili. Ngunit, kung ang pag-ibig ay lumamig, ibig sabihin makasarili. Ito ay pagkakanya-kanya. Ito ay pagtuon lamang sa sarili. Maging sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Kapag ang pag-ibig ay lumamig sa pagitan nila, maaaring iwanan ng mga magulang ang kanilang mga anak. O di kaya ang mga anak ay iwanan ang kanilang mga magulang. Kaya kapag nakita mo ang 2 Timothy chapter 3,
Simula verse 1, sabi, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapagitaan sapag ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa sarapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait. Sahil sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kamananan. Mga maibigin sa kalayawan, sanip ng mga maibigin sa Diyos. Kaya sa huling salinlahin, mapupuno ito ng kasalanan. Dahil higit nilang iniibig ang kanilang sarili. Iniibig ang pera para sa kanilang sarili, ang kanilang karangalan sa sarili, at pinagmamalaki ang kanilang sarili, sinusuway pa ang kanilang mga magulang. Sa mga kasalanan, ang pagsuway sa mga magulang ay isa sa dakilang kasalanan o malaking kasalanan sa mata ng Diyos. Ang pagsuway sa mga magulang, maging ang mga Kristiyano, para sa mga hindi nananampalataya, hindi dahil hindi nila kayang ibigin ng Diyos, hindi madali para sa kanila na mahalin ang kanilang mga magulang. Ngunit maging ang mga Kristiyano ay maaaring maging makasarili kung pipiliin nila ang maling daan. Hindi lahat ng Kristiyano ay sumusunod sa salita ng Diyos. Tama po ba? Kapag lumago sila sa church at kapag ang pagkatao ng kanilang Christian life ay naging mas mature, iyon ang oras na magsisimula silang sumunod sa Diyos. Tama po? Ang pagsunod sa magulang ay pagsunod sa Diyos. Ang pagsuway sa magulang, ito rin po ay tiyak na pagsuway sa Diyos. Kaya nga, ang mga tao sa sanibutan at ang mga Kristiyano ay susuwayin ang kanilang magulang at alipusahin ang kanilang mga magulang. Pwedeng mangyari po yan. Sa panahon ngayon, ang mga matatanda ay nag-iisa at hindi ginagalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Kung titignan, pinalaki nila ang kanilang mga anak, malaki ang kanilang sakripisyo. Kaya nga, ang mga matatanda, nakakaramdam sila ng parang pagkadaya kapag sila ay naiiwang nag-iisa. Maring masabi nila, mamamatay na lang ako. Mabuhay ka ng mabuti. May narinig po akong kwento. Sa kwentong ito, isang anak ang nag-aya sa kanyang ina na pumunta sa Jeju Island. Pagkatapos ay iniwan niya ang kanyang ina roon. Kaya ano po ang ibig sabihin nito? Tinanong po siya ng mga pulis, yung pong nanay kung ano yung kanyang address o phone number ng kanyang anak. Ngunit sinabi ng nanay, sa mga pulis, hindi ko po alam. Tinago niya po ang address at phone number ng kanyang anak. Bakit? Sabi niya, hindi ko alam. Bakit? Dahil kapag sinabi niya sa kanilang katotohanan, nag-aalala siya na baka maging problema pa ito sa kanyang anak. Mamamatay na lang ako. Mas pinili po na parang mas pinipili niyang mamatay na lamang siya. Ito ang nasa puso ng mga magulang. Kaya kahit na abandonahin ng anak ang kanilang mga magulang, hindi inaabandon na ng mga magulang ang kanilang anak. Narin ang kanilang mga sakripisyo para sa kasiyahan ng anak hanggang sa huli. Nagulat po ako nang marinig ko ang kwentong ito. Sa panahon natin ngayon, maraming ganitong kaso. Sinasabi na may sitwasyon na namimili ang mga matatanda at umaabot na sila sa sukdulan. Sa Kawikaan 30 verse 17, ang mata na tumutuya sa kanyang ama at humahamak ng pagsunod sa kanyang ina ay tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buwetre. Kinalabutan po ako kapag narinig ko ang bagay na ito. Ang mga mata ng tao, sabi, ay tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buwetre. Nakakatakot po, nakakakilabot. Bakit po? Sapagkat ang matang iyon ay kumukot siya sa mga magulang, mga matang umaalipusta sa mga magulang. Sa Korean version po, yung Kawikaan 30 verse 17, wala po ang salitang mata. Kundi sa ang original na lingwahe, sa original po, naroon po yung salitang mata. Ang mga mata na tumutuya sa kanilang mga magulang. Mga matang tumutuya, mapanghamak na mga mata.
Ang mga matang yan ay tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buitre. Mukhang sobra-sobra po ito. Ngunit ibig sabihin, silang mga sumusuway sa mga magulang, sila ay makakatanggap ng tiribling parusa mula sa Diyos. Kaya tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buitre. Ibig sabihin ay hindi sila karapat-dapat mabuhay. Ano sa palagay ninyo? Ito ay isang nakakatakot na babala. At kung titignan ninyo sa Deuteronomy 27:16, sabi sumpain ang sumisira ng puri ng kanyang ama o ng kanyang ina. At ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Ibig sabihin ng Amen, sabi Amen, ibig sabihin ay hayaan mo. Anong ibig sabihin ng Amen sa dulo ng ating mga panalangin? Di mo ba't pagkatapos manalangin, sinasabi natin, Amen? At umaasa tayo na matutupad ito, kaya hayaan mo. Siya nawa ang mangyari. Iyon po yun, ang salita ng Diyos nawa ang mangyari. Kaya kapag sinabi po nating Amen, hayaan mo. Sa Santiago 1.25, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Opo, Amen. Ang mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay susumpain, opo. Kaya sabi natin, Amen. Mangyayari po ito. Kaya yan ang sinasabi sa Deuteronomy 27.16. Sabi, sumpain ang sumisira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina. At ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Amen. Kaya inilabas ng Diyos ang bayan ng Israel mula sa Ehipto at inutusan silang pumili ng kanilang sariling kapalaran. At ganun din po sa atin. Alam natin na hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Hindi tayo makakapamuhay ng ganap sa mundong ito. Kung wala po yung tulong ng Diyos. Kaya ano ang dapat ninyong gawin para matanggap ang tulong ng Diyos? Simple lang po, dapat kayong sumunod. Kailangan nyo lang na maging masunurin. Ayaw nyo sumunod tapos umaasa kayo na magagawa nyo yung sarili nyong mga pamamaraan? Sa tingin nyo po ba, uubra ito? Maring magawa nyo ng panandalian, ngunit hindi ito hahayaan ng Diyos. Talaga pong magkakaroon ng disiplina ng Diyos. May disiplina. Kaya kung ayaw niyong sumunod at nabubuhay lang sa sarili niyong pamamaraan, sa tingin niyo pagpapalain kayo ng Diyos. Maari sa umpisa, parang may pagpapala, subalit hindi ito hahayaan ng Diyos. At dito po sa ating binasa sa Efeso, balikan natin ang Efeso chapter 6 verse 4. Verse 4, basahin po natin. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Sabi rito mga ama, ngunit hindi lamang ito tumutukoy sa mga ama, kundi pati rin sa mga nanay, ina. Kaya ibig sabihin para sa mga magulang. Mga magulang, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak, ay hindi po pwedeng iwasan. Dapat itong gawin, sundin, isagawa. Alam niyo po ba kung gaano kalaki at responsibilidad ng mga magulang? Ito lang po ba ay ang pagsilang, pagpapakain, pagpapalaki at pagpapaaral lamang sa mga anak? Sabi dito, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Anong ibig sabihin po nito? Sa Colossians 3.21, sabi, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. Anong ibig sabihin nito? Huwag niyong ibunsod. Huwag niyong hayaang manghina ang loob nila. Hindi dapat gamitin ng mga magulang ang kanilang otoridad para magalit ang kanilang mga anak.
saktan ang kanilang puso at damdamin. Kapag ganoon talagang ang anak ay madidismaya sa inyo. Ang pagkadismaya po, ibig sabihin na hindi sila magtitiwala sa pagmamahal ng kanilang magulang. Galit sa akin ng aking mga magulang. Hindi na sila nagtitiwala sa kanilang mga magulang. Sa mga magulang na nagpalaki ng kanilang mga anak, alam niyo kung gaano kahirap magpalaki ng mga anak. Kapag ang bata ay sumapit na sa tinatawag na puberty, kung sila na po ay nagdadalaga o nagbibinata, doon na nag-uumpisa at nagkakaroon ng mga problema. Ang mga anak ay maaaring sumama o sumama sa mga kaibigan nila. Ngunit pwede siyang mapasama sa mga masasamang kaibigan. Ang mga estudyante ngayon, halimbawa yung second year o third year sa middle school, tapos ay magiging high school, sila kailangan nilang mapagtagumpayan ng maayos ang mga sagabal sa edad na ito. Hindi ko naranasan noon na maglaro ng game, kaya hindi ko po alam. Ngunit sinasabi ng mga kabataan na lulunglaro sila sa games. Kapag nalulung sila sa game, wala na sila sa sarili nilang katinuan. Gaya po ng pagkalulong sa alak, sa droga, sigarilyo, sa sandaling nalulung ang mga kabataan sa game, mahihirapan na silang makaiwas dito. Minsan, sumasama sila sa mga masasamang kaibigan, sa paaralan, at nasasama sa mga karahasan sa paaralan. Kaya ayaw nilang pumasok sa eskwela at mas gusto na lamang nilang sumama sa mga masasamang kaibigan nila. Ngayon ang mga estudyante ay malayang nabibigyan na ng droga. At kung minsan nalulunong po sila sa drugs, gaano nga kahirap magpalaki ng mga anak? Tama po. Ipinanganak natin ang ating mga anak. Pinalaki sila at tinuruan silang mag-aral, ngunit kapag nagaw sila ng landas, hindi na natin sila makukontrol. Hindi ganito ang pagpapalaki ng mga anak sa pamamagitan ng mga kahirapan at pag-aalalay sa kanila sa Diyos, kundi sa Diablo. Kapag ganyan ang nangyari, sinasabi na bumabaluktot ang likod ng mga magulang para lang maipanganak, mapalaki, at maturuan ang kanilang mga anak. Gaya po ng pagpana ng palaso, hinihila ang pana na nakakabit sa palaso at ang palaso ay lilipad sa malayo. Kaya ang mga magulang ay gaya ng mga pana at ang mga anak naman ay gaya ng mga palaso. Pinagdadaanan ng mga magulang, yun pong maraming paghihirap hanggang sa mabaluktot ang kanilang likod at mapalaki ang kanilang mga anak. Ngunit ang tanong po, saan nyo pinapana ang palaso? Saan nyo ipinatatama ang palaso? Sa sanlibutan po ba o sa Diyos? Saan lilipad ang inyong mga anak? Hindi dapat palakihin ng mga Kristiyanong magulang ang kanilang mga anak para matupad sa kanila ang pangarap nila noon na hindi natupan. Maraming mga magulang kasi na pinipilit maabot ang mga bagay na hindi nila nagawa sa pamamagitan o gagamitin nila ang kanilang mga anak para maabot iyon. Sinusubukan na sumikat ang kanilang mga anak. Sinusubukan nilang payamanin sila. At pilit na ipinagmamalaki ang mga anak para purihin ng iba. Ang ganitong makamundong bagay ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Huwag niyong subukang sumikat ang iyong mga anak sa sanlibutang ito. Pag-ama, may-ari niyo po ba ang anak mo? Ang mga anak ay buhay na ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Dapat natin silang palakihin ng malusog at itanim sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya, ang mga salitang kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon, nangangahulugan na dapat nating itanim sa kanila ang salita ng Panginoon.
itanim sa kanila ang kaligtasan, turuan sila upang maging mas kagaya pa ni Kristo at ialay sila sa Diyos. Huwag niyo pong subukan pasikatin sila sa mundong ito. Higit sa lahat, dapat natin silang gawing tunay na Kristiyano. Dahil kung hindi, lahat ay magiging kabiguan sa paningin ng Diyos. Alam niyo ba, kahit pa ang mga anak natin, sila mang mga anak natin ay mabuhay sa kahirapan, kung sila may maging magsasaka, negosyante, may trabaho, anumang kanilang ginagawa, kung nabubuhay naman po sila bilang mga tunay na mga Kristiyano, yan po ang napakabuti sa paningin ng Diyos at pagpapalain sila ng Diyos. Kaya nga, ang mga Kristiyanong magulang ay hindi lamang dapat nakatuon sa pagtuturo sa kanilang mga anak upang maging sikat sa mundo, kundi ang mga magulang dapat ay maging mabuting guro. Paano? Ang mga magulang ay dapat nananalangin kasama ang kanilang mga anak na magkakasama, na nagbabasa ng Biblia, tinuturo ang Biblia, at ang magulang dapat ang unang sumusunod at nagiging halimbawa para gayahin ito ng kanyang mga anak. Ang layunin ng edukasyon ay upang mapalaki ang mga bata na maging tao. At ang layunin ba ng edukasyon ay upang yumaman at gawing sikat ang mga tao? May mali sa edukasyon ngayon. Noong unang panahon, sinasabi nila huwag mong apakan ang aninol ng guro. Sa kasalukuyan, ang estudyante ay nagre-rebelde sa guro at sinasabi na hindi siya karapat-dapat igalang. Bakit? Sapagkat ang guro ay hindi nagiging halimbawa sa mga bata. Hindi ba dapat ang mga teachers o mga guro ay maging mga responsable? Ang pagpapaaral ng bata sa paaralan ay nagagawa ba siyang maging Kristiyano? Hindi po. Ganun din sa ang church. Sa church school, gaano nga pinagsisikapan ng ating mga church school teachers na ituro ang salita? Kapag tinitingnan ko ang mga church school teachers, labis po akong nagpapasalamat. Tulad ng kanilang sariling mga anak, sinusubukan nilang itanim ang salita sa mga immature na kabataan at tinuturuan sila ayon sa salita upang matanggap ng mga kabataan ito ang kaligtasan. Gayunpaman, kung ang magulang ay hindi nakikiisa, maging ang church ay hindi magiging epektibo. Ang church school ay hindi rin magiging epektibo. Ang mga magulang kasi ang dapat mauna na manalangin sa tahanan kasama ang mga anak, magkakasama na magbasa ng Biblia, pag-usapan ng Biblia, at maging halimbawa sa buhay pananampalataya. Hindi ba at natututunan iyan ng mga anak? Kung hindi, hindi makikilala ng mga anak ang Diyos sa sinasampalatayanan ng kanilang mga magulang. Kaya ang mga magulang dapat ang maging greatest teacher. Kasi sabi, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Ngunit sa halip na ganito, ang mga magulang pinapagalitan ng mga anak sa otoridad na meron sila. Ipinubunsod ang kanilang emosyon, ginagalit sila. Kapag ganyan, hindi po yan tama. Kaya, sabi mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. Ang sugat sa puso mula sa pagkabata, tandaan natin, ay nananatili sa mahabang panahon. Ang mga anak ay nagdurusa sa pangmatagal ang sugat mula sa sugat na galing sa kanilang mga magulang. Kaya ang mga Kristiyano ay dapat manalangin palagi at pag-isipang mabuti upang maging Kristiyano ang kanilang mga anak. At dapat munang maraming alam yung mga magulang tungkol sa Biblia at sikapin, akayin silang mabuti sa Biblia yung mga anak.
ang pag-ibig ng magulang, sila dapat ang mensahero ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga anak. Kasi kapin mong mabuti ang tungkulin mo bilang tagahatid. Kung hindi, mapanghihinaan ng loob ang mga anak kung hindi sila lubos sa nagtitiwala sa pagmamahal ng kanilang mga magulang. Ang mga anak ay dapat mabuhay na umaasa sa kanilang magulang gaya ng sa Diyos. Kapag hindi ito nagawa ng mga magulang, manghihina ang loob ng mga anak. Kaya ano ang gagawin nila? Sinisikap nilang punuan ito sa mundo. Gaano tayo kamahal ng Ama sa langit? Mahal niya tayo kahit gumagawa tayo ng mali. Niyayakap niya tayo, minsan pinapalo. Ngunit hindi ba niya tayo tinatakpan ng mas dakilang pag-ibig? Gamit ang pag-ibig ng Diyos, tayo rin dapat palakihin natin ng maayos ang ating mga anak. Hindi natin pagmamayari ang mga anak natin. Ang bata ay isang mahalagang buhay na ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Kaya nga dapat ninyong ituro sa kanila ang salita ng Diyos upang maligtas sila at isa-isang ituro sa kanila ang buhay na namumuhay bilang mga anak ng Diyos. Ito po ay hindi madali. Gayunpaman, ang mahalaga para sa epektibong edukasyon ay dapat maipakita muna ng magulang sa kanilang mga anak na ang Diyos ay buhay. Na maipakita ng magulang sa anak na ang salita ng Diyos ay katotohanan. Dapat maramdaman ng mga anak, habang tinitingnan ko ang aking mga magulang, nakikita ko talaga ang Diyos. Ang Diyos ay buhay at ang Biblia ay totoo. Dapat yan ang nakikita ng mga anak sa mga magulang. Kung hindi, iisipin ng mga anak na ang kanilang mga magulang ay hindi rin talaga naniniwala sa Diyos. Tinuturo ng Church ng Biblia ay ang salita ng Diyos. Ngunit kung habang tinitignan ko ang aking mga magulang o tinitignan nila ang kanilang mga magulang, baka masabi nila ay hindi. Ang panghihina ng loob ay pagkadismaya. Kaya huwag niyong hayaan na makawala ang inyong mga anak. Malaking problema po yan. Sa Kawikan 22:6, sanayin mong bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Kisalayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran upang kapag tumanda na siya, hindi niya ito tatalikuran. Kaya may daan na dapat niyang lakaran na nakalagay sa Biblia. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ibig sabihin nito, ituro sa kanila kung paano mabuhay bilang ligtas na Kristiyano mula sa kanilang murang edad. Upang kapag tumanda na siya, hindi niya ito tatalikuran. Sa kabilang banda, kung ang mga bata ay nasaktan ng kanilang mga magulang sa murang edad, maringdalhin nila ito magpakailanman. Alam niyo po ba kung gaano kasimple? Kadalisay, pure ang mga bata. Lumanaki sila sa daan na dapat nilang nakaran kung tinatanim sa kanila ng magulang ang salita ng Diyos simula po sa murang edad. Ngunit kung sinasaktan sila ng magulang na talagang mali, nananatili ang sakit na dulot ng magulang sa kanila. At ang kanilang pagkatao ay labis po na naaapektuhan. Anong gagawin nyo? Dapat alam nyo na ang mga magulang ay may malaking responsibilidad sa kanilang mga anak. Kaya pwede silang maging maligaya o malungkot kay Kristo, yung mga anak na yan. Kasi 2 Timothy chapter 1, mula verse 3 hanggang 5, tinawag ni Pablo si Timoteo na anak sa pananampalataya. Tinawag niya si Timoteo na anak. Ang ina po ni Timoteo ay isang Hudyo at Griego naman ang kanyang ama. Sila po ay mga Hintil. Ngunit si Timoteo po ay patuloy na natuto sa Biblia sa pamamagitan
ng kanyang ina. Ang 1 Timothy at 2 Timothy ay mga sulat ni Pablo na ipinadala para kay Timoteo. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 4, sabi, ang iyong mga pagluha. Tila si Timoteo po ay maraming panalangin at napakaraming mga pagluha. Kaya sabi ang iyong mga pagluha. Sa verse 5, naaalala ko ang iyong tapat na pananampalataya. Sinabi po ni Pablo na si Timoteo ay may tapat na pananampalataya. Isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina at ngayon ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. Hindi po ibig sabihin nito na ang pananampalataya ay naipapamana. Sinasaliksik ng mga Hudyo ang panig ng ina at hindi ang panig ng ama upang makita kung sila ay tunay na Hudyo o hindi. Kung ang ama ay Hudyo at ang ina ay hindi, hindi nila ituturing na isang Hudyo ang isang tao. Itinuturing nila na mas mahalaga kasi ang saninlahi ng ina kaysa doon sa ama. Bakit po? Yan po ang ginagawa nila, yung mga Hudyo. Mayroon pong ganito sa mga Hudyo. Doon, masigit doon po sa sign ng ina. Mas mahalaga. Kung ang ama ay Hudyo at ang ina ay hindi, hindi nila ituturing na isang Hudyo ang isang tao. Itinuturing nila na mas mahalaga ang saninlahi ng ina kaysa sa ama. Ganyan po ang kanilang ginagawa. Kasi ang magpapalaki, nag-aaruga ay ang ina. Kaya masigit pa ang ina dahil tinuturo nito yung pagtuturo sa kanyang mga anak. Meron pong ganitong lyrics, ang aking ama ang nagsilang sa akin at ang aking ina ang nagpalaki sa akin. Ang mga ama ay walang sapat na oras kasi upang maging malapit sa kanilang mga anak dahil sila ay abala sa pagkita ng salapi. Ang ina ang nagpapalaki sa kanilang mga anak sa kanilang sinapupunat at hanggang sa may panganak ito, kaysa makatuwid ang pagturing na higit na mahalaga ang saninlahi ng ina ay may ibig sabihin na sila ay nakatuon sa kanilang pangkaisipan at personal na edukasyon kaysa sa kanilang saninlahi. Kasi sinabi ni Apostol Pablo na tapat na pananampalataya. At sinabi niya na ang pananampalatang iyon ay nagmula sa kanyang lola na si Loida. Ang kanyang ina ay natutunan ito mula sa kanyang lola at ang kanyang inang si Eunice ay itinanim ang pananampalatayang iyon kay Timoteo. Ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. Sa talatang ito, ano po ang inyong maipapamana sa inyong mga anak? Mahalaga po ba na iwanan sila ng kayamanan? Narinig ko po na ang mga civil employee ay iniiwanan ng kanilang retirement allowance sa kanilang mga anak sa ibang bansa. Ayos lang po ba sa inyo ang ganoon? Gayun ba man ay mahirap masabi kung saang bansa po ito? Opo, mabuti na mag-iwan ng sanapi, kayamanan, magandang bahay at magandang lugar. Ngunit, higit na mahalaga po ay ang kailangan na ang mga Kristiyano ay mag-iwan din ng pananampalataya sa kanilang mga anak. Pananampalataya, pananampalataya. Ang pinakamainam na pamana ay ang tamang pananampalataya. Kung bibigyan sila ng pananampalataya bilang pamana, sila po ay magtitiwala sa Diyos, sapagkat sila ay mamumuhay ng ayon sa tulong ng Diyos at pagpapala ng Diyos. Iyon po ang pamanang hindi mabibilang. Kagaya po ito ng pag-iwan sa kanila ng kaligtasan ng tanggap mula sa Diyos at mga pagpapala ng Diyos. Tama po ba? Kaya sa 2 Timothy 3 verse 15, sabi ni Apostol Pablo, at kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ng mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mula kanino po siya natuto mula sa pagkabata? Mula po sa kanyang nanay. Kaya mayroon pong kanta, there's a dear and precious book, though it's worn and faded now. Ito po kasi sapagkat gamit na sa loob ng mahabang panahon. Kasi sabi, when I stood at mother's knee, thou wert sweeter day by day, as I walked the narrow way, that leadeth less to that bright home above. Kaya kung ang salita ng Diyos ay naitanim sa mga bata, mula pa lamang sa batang gulang, iibigin talaga nila at susundin ang Biblia.
Sabi pa sa kanta, I'm coming home, the whole world through to my life, wasted life. A new mother's prayer have followed me, the whole world through, sabi po. Ito ang panalangin ng isang ina para sa kanyang masamang anak. Hanggang sa ngayon, tanging ina lamang ang nababanggit ko. Baka sabihin niyo naman, walang hindi mahalaga yung mga tatay. Siyempre po, ang mga ama ay kailangan ding manalangin. Kahit nang iyong anak ay nasa sanlibutan ngayon, ngunit kung patuloy po ninyong babanggitin sila sa kanila sa inyong mga panalangin at babanggitin sa kanila ang tungkol sa Biblia at mananalangin para sa kanila, kung gayon sila ay babalik kinaroonan. Sapagkat ang Diyos ang tanging makapagbibigay aliw sa kanya. Kaya nga, kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kasi Timoteo ay natuto ng tungkol sa Biblia mula sa batang gulang. At siya ay naligtas sa pamamagitan ng Biblia at naging dakilang evangelist. Tama po, at siya po ay naging pastor ng iglesia ng Efeso. Paano kung ang kapangyarihan ng Diablo ay kinuha ang inyong mahalagang anak na inyong pinalaki at nilinang, inalagaan, tinuruan dahil hindi nyo sila iningatan sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Dahil sa mapanghimagsik at masamang panahon, lalo na sa katapusan, sa wakas ng panahon, pinalaki nyo sila hanggang ngayon. Kaya nakakatakot po ang panahon ngayon. Dapat po kayong matakot dito. Kailangan po ninyong ituring ang inyong mga anak bilang buhay na ipinahiram lamang sa inyo ng Diyos. Halimbawa po, inutusan kayo ng hari na palakihin ninyo ang kanyang anak. Sino ang hindi mag-iingat sa pagpapalaki sa batang ito? Alam nyo, itinalaga ng Diyos ang inyong mga anak sa inyo. Tingnan niyo po ang ina ni Samuel. Kilala niyo po siya, di ba? Tama po? Ang ina ni Samuel na si Ana ay walang anak, kaya nanalangin po siya ng mabuti sa Diyos. Sabi niya, pagkalooban niyo po ako ng anak, o Diyos. At ipagkakaloob ko ang kanyang buhay sa inyo, aking Diyos. At pinagkalooban po siya ng anak ng Diyos, kaya kagaya ng kanyang panalangin. Tinulungan po niya ang kanyang anak na matuto ng Biblia mula sa paring si Eli sa templo sa harapan ng kabanang tipan na naroon ng 10 utos, kaya si Samuel ay naging tanyag na propeta ng Israel. Noon namang ipinahayag na ang lahat ng batang lalaki ay dapat itapon sa ilog Nilo sa Ehipto, ang ina naman ni Moises ay gumawa ng basket na yari sa papiro at pinahiran ng biton at alkitran upang hindi ito pasukin ng tubig. Pagkatapos niya itong malagyan ng pangprotekta laban sa tubig, binalutan ng ina ni Moises ang bata at pinalutan niya ang basket sa ilog. Kaya mong gumawa po siya ng basket, pinahira ng beton at alkitran. Pagkatapos niya itong malagyan ng pangprotekta, binalutan niya yung bata. Pagkatapos kinalutang ang basket sa ilog. At siya'y nanalangin sa Diyos upang makita kung ano ang gagawin ng Diyos sa bata. At kagaya po ng ating alam, ang prinsesa na anak ng Faraon, siya mo inampun niya si Moises. Sa palagay ko, ang prinsesa ay napakabait at mapagbigay. Kaya minsan siyang naliligo sa ilog, at isang araw, narinig niya ang iyak ng isang sanggol. Naisip niya na kakaiba ito. At sa katapusan ay nakita niya ang isang basket. At ang sanggol ay nasa loob niyo na umiiyak. Kaya mukha siyang kahabag-habag. Kaya sinabi niya, aalagaan niya ang sanggol. Nang oras na iyon, ang kapatid ni Moises na si Miriam ay nasa talahiban. Siya ay lumabas at sinabi, ipapakilala ko po sa inyo ang isang tagapag-alaga. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang ina.
Kaysa batang edad ay sinabi na ng ina ni Moises sa kanya, ikaw ay kasapi sa bayan ng Diyos, isa kang Hebreo, isang Israelita. Kaya naman hindi nalimutan ni Moises na siya ay kasapi ng bayan ng Diyos. Dahil sa panalangin ng ina ni Moises ay nagbago ang kanyang buhay. Hindi ba't ang ina rin ni Moises ang nagtanim ng pananampalataya? Upang pangunahan ang mga Israelita sa paglabas ng sa Ehipto, itinanim ito ng ina ni Moises sa kanya, yung pananampalataya. At sino po ba ang humubog kay Tumiteo upang maging isang magaling na ebanghelista? Ang kanyang ina na si Eunice. Alam niyo po ba kung gaano makapangyarihan yung panalangin ng magulang? Alam po nating lahat ang kwento ni Saint Augustine ng Milan. Ang kanyang kwento, ang kanyang ina ay nananampalataya sa Diyos, isang Kristiyano. At noong siya'y bata pa, lumaki siya sa pag-ibig ng kanyang ina. Ito pong si Saint Augustine. Ngunit yung si Augustine, siya po ay isang labasangan. Ngunit patuloy na nanalangin ang kanyang ina para sa kanya. Tinatawag nila na Monica ang ina ni Saint Augustine. Patuloy siyang nanalangin para kay Augustine, ngunit naging kasapi sa isang kakaibang kulto, itong si Augustine na itinatag ng taong nagngangalang Manny. Nabasa ko po sa isang libro, sinabi ni Monica sa kanyang anak, "Anak, manumbalik ka kaagad sa Diyos." Kaya naman sinabi ng kanyang anak, "Ina, ikaw ang sumama sa akin, bakit ako sasama sa iyo?" Kaya siya ay naging laban sa kanyang ina. At itong si Augustine ay nagkaroon talaga ng mahanay na pamumuhay. Ngunit pagkatapos po siya na siya po ay naging 32 years old, si Augustine ay nagsisi at nanumbalik. Kaya naman, tinawag siyang Dakila. Siya ay naging si Saint Augustine. At siya ay naging isang mabuting Kristiyano. At kalaunan ay sinabi ni Augustine, sabi niya, "Ang panalangin ng aking ina ay naging gaya ng espiritual na pangnanak para sa akin. Naligtas ako at nanumbalik sa pamamagitan ng panalangin ng aking ina at sa pamamagitan ng panalangin sa hirap ng pangnanak." Ganyan ang kanyang sinabi. Ang anak na mayroong ina na laging nananalangin ay hindi po mapapahamak. At syempre, mayroong ding panalangin, yun po nga ma. Dahil kasi masyado akong nagsasalita tungkol po sa nanay, baka naman iniisip nyo na hindi na ganun kahalaga yung mga tatay. Hindi po. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang mga tatay. Anyway, mahalaga ang panalangin ng mga magulang. Kung mananalangin ang mga magulang para sa kanilang mga anak, isang araw ay tiyak na manunumbalik ang anak sa Diyos. Kaya ang pananampalataya at panalangin ng mga magulang ang magtatakda ng hinaharap ng kanilang mga anak. Nababago sila sa pamamagitan po nito. Ang mabuting magulang na Kristiyano ay huhubog sa mabuting anak na Kristiyano. Kaya kapag naligaw ang iyong anak, huwag kang panghinaan ng loob at ikaw ay manalangin. Ipagpatuloy mo lang po at papakinggan ka ng Diyos. Papakinggan ng Diyos ang ganitong panalangin. Kaya ang Augustine na ito, na iniwan ng Diyos, ang Augustine na ito na naging laban sa kanyang ina at nagsabi sa kanya na sumama sa kanya, ay kalaunan nagsisi at nanumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng kanyang ina. Kaya mayroon pong isang awit, sabi, "For mother's prayer have followed me for whole world through." Parang ganito po, pero hindi siya bumalik pagkatapos siyang makita
ang panalangin ng kanyang ina, kundi sinagot ng Diyos ang panalangin niyang iyon. Kung titignan niyo po sa Awit 50 verse 15, at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabaga, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Kapag mayroon kayong kahirapan, huwag manghina ang inyong loob, kundi dumaing kayo sa Diyos. At pagkatapos ay tutulong ang Diyos, at dahil sa bagay na ito ay maluluwalhati ang Diyos. Kaya kung ano man ang ginagawa ng mga anak sa kanilang mga magulang, ay napaka mahalagang issue po nito sa harap ng Diyos. Kung ano ang ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak, ay napakahalaga rin po. Dahil ang paggawa ng tama sa mga gampanin na ito bilang mga anak at mga magulang ay meron pong direktang kinalaman sa Diyos. Kung magkukunwari ka na magkaroon ng maayos na buhay pananampalataya sa church, ngunit hindi ka nagiging isang anak sa iyong mga magulang o ginagawan mo ng masama ang iyong mga anak, kung ganun, marahil ay hindi ito katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Kaya kahit na parang okay kayo sa church, bali hindi nyo ginagampanan ang gampanin bilang magulang o bilang mga anak, hindi maganda ito sa Diyos. Bukas po, alam nyong lahat, magsisimula po ang ating Grand Bible Seminar, kaya pag-uusapan po natin ito ng sandali. Tingnan po natin sa John 20. John chapter 20, simula po verse 19 to 23. Babasahin ko po John chapter 20 simula verse 19. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroon ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At nang masabi niya ito ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo." At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya. At sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipapinapatawad." Ganun alam nyo, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita sa mga alagad at dalawang ulit na sinabi, "Kapayapaan ang suma sa inyo, kapayapaan ang suma sa inyo." Ang ibig sabihin ng kapayapaan yun ay pinatawad na ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus at binigyan niya tayo ng panibagong buhay gamit ang muling pagkabuhay. Binigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating kaluluwa. Pagkasabi niya iyon, sinabi niya, "Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo." Sabi sa John 6, "Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Sinugo ng Ama si Jesus upang tuparin ang gawain ng pagliligtas sa mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapahintulot na mamatay ang walang sala na si Jesus. Hindi ba't natupad ni Jesus ang gawain na ito gamit ang kanyang kamatayan doon sa krus at siya'y muling nabuhay? At sabi pa, "Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo." Natupad ni Jesus ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ng muling pagkabuhay. At ngayon, hindi lamang niya ito sinabi sa mga ligtas na mga alagad, kundi maging sa lahat ng mga taong naligtas. Sinasabi niya, "Sinusugo ko rin naman kayo." Ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo ay ipinagkatiwala sa mga unang naligtas. Kaya sa Romans chapter 10, simula verse 14, ngunit paano nga sila tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaran? At paano sila mangangaran kung hindi sila sinugo? Kahit na tinupad ni Jesus ang gawain ng kaligtasan sa krus, kung walang sino mang mangangaral nito, paano nila mapapakinggan? Kung hindi nila mapapakinggan, paano sila sasampalataya? Tinupad ng Diyos ang dakilang gawain ng kaligtasan, ngunit walang sino man ang maliligtas kung hindi maipapangaral ang katotohanan ito. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang gawain ng pagpapalagalap ng biyaya ng kaligtasan na natupad sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak sa krus. At kung naligtas na tayo, ano dapat ang ating gawin? Isinusugo ko rin naman kayo. Kasi lang mga naligtas ay silang mga sinugo upang ipangaral ang Ebanghelyo.
Si Jesus ay sinunggo at namatay sa krus upang isakatuparan ng kaligtasan, at tayo naman po ay sinusugo upang ipangaral ang ebanghelyo. Kaya paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Ibig sabihin po nito na siya ay sinugo, kaya paanong hindi niya masasabi sa kanila? Sila'y hiningaan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng muling pagkabuhay. Sa Genesis 2:7, hiningahan ang mga butas ng kanilang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ito po ang Espiritu ng Diyos. Ito ang Espiritu Santo na ibinigay ng muling nabuhay na si Jesus sa mga patay na kaluluwa dahil sa kasalanan. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng muling pagkabuhay. Kaya tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na unawaan natin ang biyaya ng Diyos at tinanggap ang kanyang kapangyarihan. Kesa gawa 1:8, at tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksikos hanggang sa kaduluduluang bahagi ng lupa. Ang mga taong naligtas ng una sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, sila ay nanaral ng Ebanghelyo at naabot na tayo ngayon. Kaya anong gagawin natin para doon na sa mga hindi paligtas, dapat rin pong ipangaral natin kung mananatili tayong tahimik sino ang maliligtas. Sinabi ni Jesus, kung inyong patatawarin ang kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Subalit pinipilit ng mga Katoliko na tinanggap daw ng Papa ang otoridad na ito. Subalit hindi ito magagawa ng Papa mag-isa, kaya daw binigyan, idenegate ang otoridad sa mga pari. Ito po ay maling-mali. Sa krus, nagdanak ang Panginoong ng kanyang dugo upang patawarin ng walang hanggan ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kung sasabihin natin ang katotohanan ng ito, dito mapapatawad ang kasalanan ng mga tao. Subalit kung hindi natin sasabihin, sinumang hindi nyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawan, kaya sila ay pupunta sa impyerno. Kaya kaninong responsibilidad ang pagliligtas ng mga kaluluwang papunta sa impyerno? Nasa atin po. Kung mayroon kang halimbawa nakitang taong mamamatay na dahil sa aksidente, pababayaan mo lang ba siya? Kasi abala ka? Kasi naaabala ka? Hindi po natin ito dapat gawin. Dapat mo pong iwan ang lahat at subukang iligtas ang taong iyon. Dalhin sila agad sa ospital o tumawag ng tulong. Dapat po nating subukang iligtas ang taong iyon. Subalit kung hindi natin papansinin at lalampasan lang, wala ka bang responsibilidad doon? Ikaw ay tatawaging indirect killer, indirect murderer. Kung ipapangaral natin ang salita ng Diyos at tulungan sila, ang mga kaluluwang nakatadhana sa impyerno ay maliligtas, pero hindi natin sila pinapansin. Ikaw bilang isang Kristiyano, wala ka bang kagustuhan mag-evangelize? Bakit ganun? Hindi lamang ang iyong pamilya, hindi lamang mga kamag-ana, kapitbahay o mga kaibigan, kundi pati rin yung mga taong hindi natin kilala, sila ay kaluluwang nilalang din ayon sa wangis ng Diyos. Kaya naghihintay po ang Diyos. Ang isang araw ay gaya ng 1,000 taon. Ang Panginoon hindi niya na isang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Sino ba dapat ang gumagawa nito? Tayo po. Tayo. Gayunpaman, ang iba ay tikumang bibig at iniisip, kahit na hindi ko gawin, may gagawa namang iba. Opo, kung hindi mo gagawin, may gagawang iba, pero hindi mo po matatakasan ng responsibilidad. Alam mo po ba na ang hindi pag-evangelize ay malaking kasalanan? Dapat nating malaman na ang hindi pananampalataya para sa mga hindi ligtas ay kas malaking kasalanan. Subalit isang malaking kasalanan para sa isang Kristiyano ang hindi mangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga po, sabi sa Santiago 4:17, kaya't ang sinumang nakakalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang pagliligtas ng kaluluwa ay napakabuti. Ibinigay sa atin ng Diyos ang otoridad at pribilehyong ito. Pero bakit hindi ka nag-evangelize? Mananagot tayo sa harapan ng Diyos. Hindi lamang ang pangangaral ng pastor ay nagliligtas ng kaluluwa. Una, dapat tayong manalangin para sa mga ligaw na kaluluwa upang maraming kaluluwa ang maligtas, habang ang mga kapatiran ay nagiging isa at nakikibahagi para sa Ebanghelyo. At hanggat kaya natin, mag-imbata tayo ng ligaw na kaluluwa upang makinig sila sa salita. Sa Efeso 3:20, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip
ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ibig sabihin ay dapat sama-sama tayong gumawa. Kahit ng Bible seminar ay sinasagawa, may iba na nag-iisip, kahit na hindi ako pumunta, marami naman ang maliligtas. Kaya hindi sila dumadalo. Kung ganun, ano ang gagawin mo habang dinadaos ang Bible seminar? Mag-i-enjoy kang manood ng drama? Kung ito ay kaya ng konsensya mo, sige, gawin mo. Lahat ng mga naligtas ay dapat na makibahagi po sa dakilang gawain ng Diyos. Ang taon ng buong pusong pagkilos para sa world mission, sabi natin, maayos po natin itong nagagawa ngayon. Meron na tayo ngayong 946 churches sa 80 na mga bansa sa buong mundo. Mas dumarami ito at natural na lang na nangyayari. Subalit mga kapatid, manalangin tayo at makibahagi tayo para dito at magkaroon ng puso na kailangan kong makapagpadala ng mga misyonaryo kahit na hindi ako makahayo bilang isang misyonaryo. Kapag nakikita po na nag-offering sila para sa world mission, ako po talaga ay nagpapasalamat. Ang Diyos po ay gumagawa dahil mayroong mga ganitong uri ng mga kapatiran. Kaya pag nag-offering sila for world mission, ako po ay talagang nagpapasalamat. Lahat dapat ay nakikibahagi, di po ba? At dapat po tayong makibahagi ngayong Bible seminar at manalangin ng sama-sama. Kahit hindi man ninyo magawa ang ibang bagay sa Bible seminar, ay aktibo po tayong makibahagi sa ating evangelism at manalangin. Kaya pakiusap, mag-imbita po tayo ng mga tao upang ma-evangelize. Kung mag-evangelize tayo ng may tapat na puso, ang puso ng mga tao ay mabubuksan sa atin. Kung gagawin natin ito habang nananalangin, at ibibigay sa atin ng Diyos ang tao para ma-evangelize, at ang Diyos po ay gagawa sa ating pagkakaisa at panalangin. Kaya pakiusap, gawin po sana natin ito. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming Diyos Ama, salamat po sa pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon at sa pagbibigay sa amin ng mahalagang pagkakataon upang gawin ang kalooban ng Diyos at ang pangangaral ng Ebanghelyo sa aming natitirang buhay. Alam po namin na wala po kaming masyadong pagkakataon. Gaya ng sinabi ng Biblia, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pusong tapat at kumilos po kayo sa aming puso sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo upang maisakatuparan namin ang dakilang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa na hindi pa po naliligtas upang sila rin po ay maligtas. Nawa gumawa po ang Panginoon sa Bible Seminar na magsisimula bukas upang maraming mga ligaw na kaluluwa ang dumalo at ang gawain ng dakilang kaligtasan ng Diyos ay maisakatuparan sa maraming mga kaluluwa upang sila ay maligtas habang kami ay dumadalangin at nakikisa ng sama-sama. At sana po ay samahan niyo po kami, Panginoon, sa Bible Seminar na ginaganap dito sa buong Korea at sa buong mundo upang higit at higit pang mga kaluluwa ang maligtas araw-araw upang ito ay maging dakilang kagalakan at kaluwalhatian para sa aming Ama na nasa langit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.